Hello mga kaloyalista, yan. At meron tayong natanggap na nakatanungan sa ating Facebook page. At ang tanong ay kung maaari bang gamitin ng isang babae ang kanyang maiden name kahit nakasal na siya. Okay? Ang kasagutan lang po dyan, simple. Sabi po ng ating Supreme Court, hindi po nagpalit ng pangalan ang babae kung siya ay magpapakasal. Ang pinalitan lang po niya is ang kanyang status mula sa single papunta sa married, di ba? So, maaari pong gamitin at ipoprovide ko po dito sa screen kung ano pong batas po at ano po yung jurisprudence patungkol po doon. So, muli, maaari pong gamitin. Kahit kasal na po ang babae, maaari po niyang gamitin ng kanyang pangalan sa pagkadalaga. Dahil ang pinaka punto lang naman po dyan sa pagpapakasal, hindi po nangangahulugan na magpapalit po ng pangalan, kundi ang kanyang status lamang mula sa single papuntang married. Okay? Yun, balik tayo mga kaloyalista. Meron din naman tayo po na isang kailangan na matugunan ng kanyang katanungan, no, ay tungkol sa Senior Citizen Act. Kung paano daw ba computein ang discount na binibigay dapat sa mga senior citizen natin. So ito po, panoorin niyo po ang illustration ko. Ito na. 1, 2, 3, go! Ayan, bali ganito po siya, no? Kung ang bill po, for example po, ng senior citizen ay 1,000 pesos, ayan, 1,000 pesos, sabi po sa batas, exempted po sila sa VAT. Kasi po, kadalasan po ng atin na kadalasan po ng mga binibili ay mayroon pong VAT, no? Ang VAT po is 12%. So, kailangan po muna natin tanggalin ang VAT doon sa mismong bill niya dahil kasama po yung VAT dyan malamang. Ngayon, kung hindi kasama VAT dyan, kung walang VAT dyan, eh hindi po natin gagawin yung proseso na to. Pero kung kasama po yung VAT dyan, so 1,000, divide po natin yan sa 1.12 para po malaman na natin kung magkano po ang kanyang bill ng walang VAT. So ang lalabas po dyan is 892.857. So ang na-less po na VAT is yung 107.143. Ito po yung tinatawag na 12% na VAT. Ngayon, ito po ang kanyang magiging basihan ng 20% na discount, no? So yung 892.857, multiply po natin yan sa 0.20, which is 20%. Ang lalabas po dyan is 178.57. Ito po ang kanyang 20% discount. Kaya pag nilas po natin ito dito sa kanyang bill, ang lalabas na lang po is 714.285. Ito na lang po ang kanyang babayaran. So again, kailangan po tanggalin muna yung VAT bago po kunin ang 20% discount. Ngayon po, may tanong po siguro, paano po kung grupo po, for example, apat na tao at isa lang yung senior citizen doon sa kumain? For example, sa restaurant, kung ang bill ay 400 pesos at yung kumain ay apat, 4 packs, i-divide po yan sa 4, so 100 pesos. 100 pesos, ito po yung uunahin po natin. Natanggalan ng VAT, and then yung parehas na proseso ang gagawin. Dahil sabi ko sa batas, kung ano lang po siyempre yung i-consume ng senior citizen, yun lang po ang exempted sa VAT at yun lang po ang bibigyan ng 20% discount. Yan, sana po malinaw. Kung may katanungan, comment down below po kayo. Maraming salamat po. Yun mga kaloyalista, sana naliwanagan kayo kung paano ba kinukuha or paano ba ang computation ng senior citizen discount, no? Dapat ilas muna yung VAT bago po yung discount. So, may gagawin lang po ako. At habang ginagawa ko po ang dapat kong gawin, panoorin nyo na po ang unang bahagi ng ating mga vlogs sa South Korea nung nakaraang taon. Enjoy! Hi mga kamukha, no? Alis na kami papuntang NAIA Terminal 2 Philippine Airlines. Ang flight is 12:30 pero kailangan 3 hours before nandun ka na eh. So update na lang namin kayo guys. Mga kamukha, no?
mag-check-in daw muna kasi baka bayad na yung travel tax. So ayan, pupunta tayo dito sa Philippine Airlines. Kumuha no, tulad ng dati, hindi pa kasama sa biniharan yung travel tax. So, pero so ganda na rin nagtatanong, di ba? Kasi baka dumoble. So balik tayo dito sa may travel tax. Okay, may mga kamukha no? Dito pala sa Terminal 2. Kung magpapapalit kayo ng dollar, dapat bago pumasok sa immigration. Kasi pag pumasok ka na mismo sa mga gate, wala na daw. So bawal na rin lumabas. Peso ang gagamitin natin pamalit dun sa ano, pupunta natin pansa. Ang hirap maghintay kasi nagugutom ka. So naka 210 agad kami. 150 to, tapos yung Royal 60. So boarding na kami mga kamukha. So hindi delay ang aming aeroplano, which is a good thing. Boarding time, it's 12:09. So on time ng Philippine Airlines, hindi siya Filipino time. And on time, hindi Filipino time. Actually yung Filipino time is on time talaga. So update namin kayo mga kamukha kapag nasa Incheon na tayo. Ano? Itong terminal to puro Philippine Airlines lang. Ay mga kamukha, nakasakay na kami. So siya na naman yung ano, window. Wala akong katabi. Touchdown yung Incheon. Advance ng 1 hour dito sa Korea kaysa sa Pilipinas. At talagang smooth yung pag-landing din ng ano, Philippine Airlines. Mga kamukha, no? Alas 6 pa mag-o-open yung ano, yung sa may wifi. So hintay namin. Hindi siya. Ayan, doon. So hintay lang natin. Okay? Bumili na tayo ng T-Money. Yung T-Money, ito siya. Yan. Saka bumili na rin tayo. Pero nga yan. Nang Yakult na malaki. Yan. De, banana ano. Banana flavored something. Yung T-Money, nasa ano siya? 4,000 won. Mga kamukha, no? Naghintay tayo dito sa KP. Prepaid SIM. Tikman na natin yung banana flavored. Ano nila. Hindi ko alam kung yogurt ba yun, ano ba tawag yun. Masarap, masarap naman siya. Wait naman mga kamukha, no? Naglalakad na naman kami. At nag-aantay ng mga signs. Ang tama ba itong... Ayan, nakuha na namin yung ano, mga kamukha, wifi. May libreng battery na extra. Then, isuswipe niya yung credit card para kung sakaling masira, sisingilin ka niya kahit nasa Pilipinas ka na. Tapos, ito, papunta na kami ngayon sa Airport Railroad. Sa kami ng Airport Express, papuntang Seoul Station. At doon sa Seoul Station, pupunta kami sa, doon sa Seoul Station, doon kami sasakay ng train to Busan. Hindi, to Busan. Papunta tayo sa Seoul Station. And then after ng Seoul Station, doon naman tayo sa sarili papuntang Busan.
na dito sa Seoul Station. Papunta tayo sa KTX sa Line 1 or 4. So, papunta tayo ng Busan. Sana hindi tayo makapusan ng TV. Mga tao dito nag-uunahan sa elevator kasi yun pala, sobrang taas talaga. Yung third floor. Ilang yung escalator na to. So, ayan mga ka-update namin kayo. Ayan, Busan. 8 minutes na lang, alis na. Kamukha, sa train to Busan kami. Ayan. 3 minutes na lang, alis na yung mga ng train. Ano ba na? Ay, hindi. Tama yun, 17. Oh my God. Ayun na yung mga zombie. Ano mo yan, okay, flip mo. Ha? Yung silver yan, flip mo. Ayun, gawin mo yan, o. Oh. I-flip mo. Ayun. Yung subway dito. Pero eh, yung bus nandyan. Kaya lang, hindi ko na-research eh. Kung ano siya, kaya lang namin. Basta itong metro train nila. Buti tama. Sino ko nun? Nakakamukha ito na yung hotel. Hound Hotel. Uy, may bata. Tapos ito yung... Kasi pang ilang dito. Patio. Yun, no? Yun yung mga sinasabi nga, no? Daming binigyan doon. May shaving kit. So... Yun. Pag di mo lang paggamit, tatawagin kang Bobo. Nice. Nice. Yan, may TV. Oh, di kasi sa akin yan. Naka-open ba yung aircon? Di ba? May coffee, tsaka tea. Oh, may computer? Yes. Panalo talaga yung pera dito sa Korea eh. Kaya nga tinawag siyang won. Panalo, won. Kamukha, kalalabas lang namin ng hotel. At gutom na kami kasi it's 12:50 na ng hapon. Ayan. Kakain muna kami. 7-11 kami kumain mga kamukha. Hindi kami sanay kumain dito. So, para save 7-11 muna. Yan mga kamukha, na dito tayo sa Gamcheon Culture Village. Ayan. Ang dami rin. Oh, mga 40 plus. Mga tignan nyo saan nangyari sa mga Avengers. Si Thor, ito si Iron Man. Ano nangyari sa inyo? Napasarap na ka. Gamcheon Culture Village. Pinipilahan. Yun na nga. Mahaba nga yung pila. Para makapagpa-feature. May ano rin pala, love lock.
mukha na dito kami sa Sen Centrum City. So buti pa dito ang daming mga lote. So sa mga broker diyan, yan dito maraming lote. Ayan mga kamukha, nandito tayo sa Hyundai Station. Papunta tayo sa Hyundai Beach. Puro lakad. Mga kamukha, no? Ang ganda dito. Sulit, sulit yung pagpunta. Mainit lang. Nandun yung beach, oh. Oh, mga kamukha. Hyundai Beach. Ito yung mga pinupuntahan ng mga tao dito sa ano, Busan. Ang Busan ay second largest city ng Korea, South Korea. Sunod sa Seoul. Yan. Galing. Yung likod, mga building, pero dito sa side na to, dagat. Diba? Galing, galing. Which one? Oh, this one. This one. Oh, thank you. Yan mga kamukha, kakain tayo ngayon sa Mom's Touch. Ang Mom's Touch ay na ano ba tawag doon? Na feature yung nasa show ni Drew Arellano, di ba? So titikman natin. Diba? Iba yung price dun, ha? Kasi ito one half kilo lang ng chicken. Hindi 1/2 kilo, 1/2 chicken. Hanap order. Eh iba. Mangang lang. Gusto mo. Tapos mga kamuha. Ang sweet dito, Busan nagbigay ng... ang ha? Dalawang straw, di ba? Tipid. Ang matindi, masarap nga, pero mangang ha? Nothing rice. Okay. Iba talaga yung manok ng ano, South Korea. Sobrang sarap, guys. Kumbaga, hindi makukumpara sa ano. Ano lang ba yung Korean restaurant sa atin na may manok, diba? Bonchan, diba? Hindi makukumpara dun eh. Yan mga kamukha, no? Nakakita rin ako ng estatwa na ano. Yan. Yan mga kalayalista, kumusta kayo? Okay ba yung napanood nyo? Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa akin. At gayon din po sa mga nagtiwala po sa amin, no? Sa kanilang kinuwang combi blinds na naikabit na po kanina. At meron din pong kumuha ngayon ng plan po, no, sa St. Peter. Maraming salamat. Dinner for tonight. Bulgogi. Ganun sa Korea, no, pag nagpipicture. Kimchi. Dito sa H's, eh. Dun. Tapos magkano tayo, noodles? Kasi yung noodles, ito yung masarap. Gym na lang. Mild.